kayo ay nagbibiyahe, kailangan kayo pagkahuman na ay donation. Maunang ilahain sakto, mag-Bible sila, mag-Bible sharing, mag-Bible para sa katawan, tapos mangulikta. Kayo ay nagbibiyahe, kailangan kayo pagkahuman na ay donation. Maunang ilahain sakto, mag-Bible sila, mag-Bible sharing, mag-Bible para sa katawan, tapos mangulikta. Mauna, para kang kuan, kang para ni kay Kibuloy, ha, dapat dili ka manghilabot sa amua, kay dili ni imong kwarta, kundi para sa amua, sa katawan. Wa mi na mirhisyo sa inyo. Go Kapa! Way sirado! Go Kapa! Sinapakan na kayo. Mahala magsira ko pa basang Kapa, dili. Gusto na mo, kung matubag lang unta sa NBI ba, nga no, dunay search warrant. Hmm. Wala man, unsay purpose nga may warrant. Nga may search warrant o may warrant. Kinsay arestuhon nila si Pastor? Dili mao. Mali yun. Kung tungod lang kay Kibuloy nga gi-request, mali yun. Mulaban yun ang tanang tao. Mulaban yun ni hangtod sa pinakadulo. Bisan pa, wabot ang oras nga mayong kaan, sobra-sobra na bito ang nakuha. Oh! Pero, diligyot na oh. Daghan kayo ng tabangan. Ma'am, naman tayo prayer rally sa Davao, muadto ka? Ay, muadto yun me. Isang asa, bahal muadto pa ng langit. Buuban me. Para lang yun mo support me kay Pastor. Kayang kang Kibuloy para naman sa mga basta ito upang mong inferno kampinya sa Satanas, dili sa amua, pang ginuoning amua, pang kuani, pang tinarong para sa kaayon sa mong anak, pang paiskwila, support sa among kuan, pang hinahanglanong taga-adlaw, unsa diha, dili mi na hilagtan ang Kapa. Kayang Kapa, dako kay nakatabang sa amua. Si Kibuloy walay nakatabang, kundi sigilag pangurap sa amua kay mangayo manlimos. Dili. Nay magpadala-dala, magpatastas buok, magdala-dala Bible, tapos mangayo. Baligyan ni og mga unsa diha, overpricing. Mauna diha Kibuloy. Ana sa imo, abuloy. Dili. Ingon ani na lang. One time lang. Ingon ani na lang. Ipaabot na to sa presidente, o presidente, paundangan ang Kapa. Okay lang. Pag-adto ka diri sa tanang membro, ikaw ang matabang na namo. Dili na si Pastor, dili na ang Kapa. Pero kung one his siya nga, iyalang tanawon mi diri, nga mga tao nga nag-antos na sa kapobre, unsa may pulos nga nahimo siyang presidente nga gibutang namo siya, nga si Kibuloy lang ang iyahang pagpaminawon. Paano ang katawhan nga maupoy nagtabang niya? Kawai. Tay, unsay mong gusto sa tuang presidente ingon sa tuang President Duterte karon? Ah, ayoko kay Digong, dapat bitayan na rin si Digong. Kasi pinakikialaman niya yung ano eh, natumutulong sa mga mamamayang Pilipino. Mahirap 'yon. Sa kawalang karapatan ng presidente ng Pilipinas na magpasara ng ganyan. Korte lamang ang may karapatan niya magpasara. Eh, membro ako ng Kapa, eh. Siyempre naka-ano ako diyan, nag-donate. Tapos ganun niya. Gera kung gera ang gusto nila. Nakakana eh. Parang magkaroon o ka-rally, pre-rally niya ron sa minsan-insan. Hindi, pang nag-rally dyan, maganda yung rally, tapos gagawa tayo ng karatula na lalagay natin doon yung tinatawag na Joel Apolinario running for president for 2022. Kasi natatakot na sila mga Duterte dahil tatakbo talaga yan si ano, Apolinario. Ano yung tulong po ng Kapa sa inyo tayo? Ay, marami. Yung mga maintenance na sakit ko, yung mga gamot, doon ako nakakuha, nakatumutulong. Yung gamot sa aking mata, may tulungan ba ako ng presidente? Wala.
Kaya yan si Tigong, sunod-sunuran kay Kibuloy. Ganyan na nangyari. Ay, mahirap na. Sige na, salamat sa inyo. Hindi po tayo sa aman. Paano nga, kay na ang priority sila. Ayaw na. Let us humanize the room. Ora kun sai kun. Di tong kalepsa kun. Sa seron da pitada na. Ano to pitada na na. Relis ko mi sirap tani. Sa ngayon po, patuloy pa rin ang pagpasok ng mga NBI National sa bahay ni Pastor Apolinario dito sa Block 8, Barangay City Heights, sa Jansan. At ito nga, may mga pulis na nakabantay sa labas ng kanilang bahay at hindi pa rin pinapapasok. Ang ibang media, piling media lamang ang pinapapasok sa kanilang bahay ngayon. At andito sa labas, andito ang ilang mga kapwa members kung saan na nanggigiiti sa galit sa mga otoridad dahil nga sinalakay ang bahay ni Pastor, na founder, Kapwa Pastor Apolinario. Tay, taga-asa ka, Tay? Kuman ako kanina. Taga-Jensan ra ka, Tay? Dire ra. Dugay na makapitbahay ni Pastor. Tawag na. Wala may lakwa ni Pastor dire, may bahay nami. O may atraso pa lang nila. Kapitbahay na gyud mi na rami diha na diri sila. That time na na sila diri, daghan sila ng tabangan. Una-una ang nakita na kong natabangan katong nasunog sa Layong Beach, kitaga Antonia. Pagkadua, katong nagkuha sa 50 ka tao nga pupregured na kitaga niya sa 5,000 na isulog sa kapa. Papi lang. So, unsa pa isulti nila. Tapoy. Wala yun. Pait kayo ba? Mabot yun ang oras sa aning kwan. Manaka sa NBI ang mga tao. Wala may ginukot si Kuan si Apolinario. Wala siya gibinuangan maskin 5 centavos wala ingon nga wala gibayaran. Nganong ingon anak man. The only thing ang among hangyo, kaming sambayan ng Pilipino, kaming mga kabut ang among gihangyo is Kuan lang. Ipatas lang. Taga imig hustisya, hustisya lang. Naamay mga professionals. There are a lot of professionals. Mga apply dili madawat. Ngano man, because whom you know. Ako, 10 years in service sa Zamboanga City. Hing transfer ko diri. Kay nangayok ko kuan. Kanang nangayok ko o kanang maskin local school board. Pero wala, decline. Because whom you know. Kinsay kailan ni mo para ibutang ka na ko. Even Mrs. Casabuena, gigidula na ko. Ayudayo kunti ko na yung kay kababayan kita. Pero onde, nuway. Hindi, wag ninyong ganun. Walang niloko ang tao. Kung i-compare natin, Kibuloy and Apolinario. Si Apolinario nagbibigay. Yun ang kaibahan. Si Kibuloy nangunguha. Diba? Nag-deploy ng mga tao, nagpapakilimo. Saan ang pera nandun sa kanya? Si Apolinario, hindi. Nasa tao ang kwa niya. Ganun. Kuan kayo mga report mga bayan. Stop sa ay ang istorya mo nila ano daw si presidente ng Kibuloy. Kibuloy si Kibuloy. Hindi lang kasi sumagot. Ang sagot natin kung ano ang dapat sa Kibuloy. Ikaw yun. Ang dali natin.
center, wa pa man kabalik ka. Ito pa rin, nasa labas pa rin kami sa pamamahay ni Pastor Apolinario kung saan na nasa loob pa rin ang mga Piling Media at ilang mga otoridad at patuloy na hinahanap dun sa nakasaad sa kanilang search warrant. At sa ngayon, hindi pa namin tukoy kung ano talaga ang nakasaad sa search warrant. Pero ayun na, patuloy ang investigasyon ng otoridad sa kanilang bahay. At nandito kasama natin ang ilang mga personahe sa media dito sa Jansan. At dito sa labas ang mga miyembro din ng NBI. And mamaya magpapatuloy kami sa pag-update, pagbibigay ng impormasyon dito po mula sa Barangay City Heights dito sa Jansan. Antabayanan po ang ibang detalye mamaya sa Ronda Brigada alas 5 ng hapon.